Good morning po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po. Maganda ba? Maganda ba yung katabi nyo? Or pogi? Maganda. Ayan, or pogi. Ayan, because right now, today po, no, itutuloy po natin ang ating pinag-uusapan about the seven sheddings of blood of Jesus Christ. No, and for 2 weeks na, no, marami na po tayong mga natutunan. Ano po yung unang tinuro sa atin? The brows, no, yung patungkol sa betrayal, no, na we can be restored doon sa betrayal na naranasan natin or tayo mismo ang nagbetrayed. No, pangalawa, ano pinag-usapan natin? Body, which represents healing. Ayan, healing, no, and yeah, we can be healed. Pangalawa, redemption, di ba? Yun yun. Pangatlo, yung ating, yung sa head, no, and that symbolizes yung conquest, no? No, that we can accomplish things, hindi lang tayo mga intro boys or intro girls, no? Na kaya nating mag-accomplish ng isang bagay, no? Kaya nating tapusin ang lahat ng mga sinimulan, right? Hindi po tayo puro simula lang, okay? And ang pang-apat po na pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay patungkol naman po sa ating sa image, no? Yung the fourth shedding of the blood of Jesus is yung blood na nagmula sa kanyang beard, no, nung hinugot, ano ba tawag doon, hinila, no, hinatak, no, yung beard ni Jesus Christ, no, at doon po nagshed yung blood. Okay, sige po, samahan niyo po muna akong manalangin. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang buong mensahe ngayong umagang ito. We believe, Lord, that you have a special message, a personal message to each and every one of us. Let your Holy Spirit be with us, teach us, and continually convict us, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, because we have this opportunity, Panginoon, to have breakthroughs upon breakthroughs in our lives, Lord. Thank you, God. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Okay. So sabi po dito, basahin po natin sa Isaiah 50:6-7. I gave my back to those who strike me, and my cheeks to those who pluck out the beard. I did not cover my face from humiliation and spitting. For the Lord God helps me, therefore I am not disgraced. Therefore I have set my face like flint, and I know that I will not be ashamed. Ayan. So, nung binasa ko po yung verse na yan, no, nag-highlight sa akin, no, yung nag-strike sa akin, yung sinabi niya dito na I did not cover my face from humiliation and spitting. No, hindi po iniwas ng Panginoon, hindi niyo tinakpan ang kanyang mukha noong hinatak yung mga beard niya. No? And nung nagbasa po ako, yun yung beard po kasi, di ba yung mga babae yung buhok natin, yung ating ano, crown of glory, no, yung ating mga buhok. No, sa mga lalaki, noong unang panahon, yung mga beard naman nila, no, sign of pagiging lalaki. No, and kapag ka walang beard, it ano naman represents parang nakakahiya, no, humiliation kapag ka natanggal yung mga beard ng lalaki. Meron pong isang story sa Bible wherein nagpadala si David ng mga ambassadors niya, alala nyo, ay, nakaka-relate sila, ayan, no, ng mga soldiers niya para makipag-sympathize dun sa isang hari na namatay. Tapos sabi nung ano niya, mga kalaban niya, sabi niya, hindi totoo yan, hindi talaga yan pinapunta dito para makisympathize, kundi kalaban yan. So ang ginawa nila ay, tawag doon? Inahit, no, yung kanilang mga beard. And yun, basahin natin yan sa 2 Samuel 10:3-5. Sabi po dyan, when the Ammonite commander said to Hanun, their master, do you really think these men are coming here to honor your father? No, David has sent them to spy out the city so they can come in and conquer it. At ito po yung ginawa nila in next verse. So Hanun seized David's ambassadors and shaved off half of each man's beard. So shinave off nila, cut off their robes at the buttocks, and sent them back to David in shame. At next verse, basahin na po natin yung verse 5. When David heard what had happened, he sent messengers to
tell the men, stay at Jericho. So ang ginawa po ni David, nung narinig po niya yung nangyari, sige, huwag muna kayong umuwi, huwag muna kayong bumalik dito. No, stay at Jericho until your beards grow out and then come back. For they felt deep shame because of their appearance. No, nung na-shave off po yung mga beard ng mga ambassadors, ng mga soldiers ni David, no, they felt ashamed, humiliated. No, kaya hindi muna sila pinabalik ni David. No, hinayaan muna ni David na sige, pag tumubo na lang, pag humaba na uli. No? And nung si Jesus po, naranasan mismo niya yon, no, nung shave off, no, or pinul, hinatak yung kanyang mga beard na naging dahilan para po pumantak ang maraming dugo, no? Hindi po niya iniwas yung sarili niya, no? But he just let it happen because it's supposed to happen, no? Yung pagkapatak ng dugo galing sa kanyang mga beard, yung paghatak ng kanyang beard. Anong Tagalog? Balbas. Balbas. No? So, because anong purpose noon? Anong purpose nung pagpatak ng dugo ni Jesus mula sa kanyang beard? The purpose of Jesus shedding blood from his face is to restore the image of God in our lives so that we can impact many with the gospel, no? And true naman po, no, na kapag ang tingin sa atin ng tao ay hindi maganda, meron ng image, no, meron ng kung ano yung pagkaka-perceive sa atin ng tao, no, kapag nakita niya na, ayan, ano naman yan, sinungaling yung taong yan. Diba, naunahan na tayo, no, or yan, kilala yan bilang, manluloko. Ano pa, yan, kilala yan bilang nang aaway, no. Kapag ka naunahan ka na nung image mo, no, so hindi naman niniwala ang tao sa atin kapag ka nagsishare tayo ng gospel kasi meron ng first impression sa'yo. No, meron na silang nalaman nila kung kanino man, no? And that's why we need to restore that image of God in our life so that we can be effective in sharing the gospel, no? Ayusin yung pagkakilala ng tao sa atin or ayusin natin ang pagkakilala even natin sa ating sarili so that we can effectively share the gospel, no? Magkaroon ng impact yung pagbabahagi natin. Alam mo yung mga artista, ingat na ingat sila sa image nila, no? Ganon sila ka very careful. Meron pa silang mga yung mga PR nila, no, no, na basta hindi, pag may nangyari, may ginawa silang hindi maganda o may nakaaway sila, talagang pinoprotect yung image nila as much as possible. Walang news na lalabas kasi hindi na sila itatangkilikin ng mga tao, lalo kung ang image nila is pa-sweet, no, or ang image nila is yung mga parang pang-bagets, no, tapos biglang naging wild sila, no, so ang daming mga kontrata na masisira because nasira din yung imahe, no, and the reason bakit sila kinuha ng mga mga advertisements or kung anumang mga commercial, no, is because of what they are portraying, yung image that they are portraying. Right? So, I know, for a fact, no, na we've been hearing na yung imahe lang nakikita natin sa TV is different from ano talaga yung totoo nilang buhay, no. But we don't want to live in pretensions lang, no, na ito lang ang gusto nating makita. But we want to really see what should be our image, what is us, no, who are we sa paningin ng Panginoon. And we all know, no, na because of sin, kaya nasira yung imahe na binigay sa atin ng Panginoon, no, yung sin talaga na yan, yung kasalanan talaga na yan, yung nag-distort ng image, our image, no. Tingnan mo nga yung katabi mo, ano yung sino kaya kamukha niyan? No, ano kaya yung kamukha niyan, no, parang sige, kamukha ng nanay, kamukha ng tatay, no. But because of sin, na-distort yung image na ipinigay sa atin ng Panginoon. What happened to our image? Stained because of sin, no? At kapag stained na yung isang bagay, ang pangit niya ng tignan. Ayaw na nating gamitin, no? Kapag may stain na siya, no? Hindi na siya kapakipakinabang. And pangalawa, sin distorted our image. Ganun din, kapag distorted na siya, it will not produce kung ano yung dapat niyang i-produce kasi sira na siya. And once again, we don't want to use it anymore. Hindi na siya kagamit-gamit minsan kapag kasira na or distorted na or stained na yung image, no? And you know what? Yun yung ginawa ng kasalanan
sa atin. No, nasira yung ating imahe, no, yung ating pagtingin sa ating mga sarili or how God originally created us, no? And ang gusto kasi ni Satan maging kamukha niya tayo. No? Gusto ni Satan mga kamukha ko silang lahat, mga kamag-anak ko sila. Sino kamag-anak? Ayan, mga kamukha. No, gusto niya kamukha ko kayo. Gusto ni Satan 'yon. When Adam and Eve sinned po, they have ceased to have that authority and became a slave. No? Una, ang binigay sa kanilang Panginoon to have that authority, no, to lead, to have dominion over all creations. Ganun tayo kinreate, no? Ang taas nung pinaglagyan sa atin ng Panginoon, no, to be in authority of all creations, no, sa dami ng creations ng Lord, tayo nilagay niya as authority doon. That's the image, no, na binigay sa atin ng Panginoon. But because of sin, nag-cease, nawala yung authority na yun, di ba? Kasi binigay natin kay Satan, no, yung authority na yun. And ang gusto nga niya is maging kamukha niya tayo, maging makumukha natin siya. No, we should be reflecting the characteristics of God, di ba? Yun yung dapat, no? And ayun na, Adam was head of all creations. Ngayon, before tao, si Adam ang head of all creations. No? Si Adam and Eve ang binigyan ng karapatan ng Panginoon. Pero ngayon, sino ng head? Sino ng head of the jungle? Lion na. No? Hayop na. Hindi na tao ang head of all creations. No? Ang kinatatakutan. Kinakatatakutan na natin sila. No? Ganun na, nabaliktad na. No? The Lord made us the head and not the tail. No, pero ngayon, takot na tayo sa maraming bagay. No, and it's because of sin na wala yung authority na yon, na wala yung totoong imahe kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. No, ano po ba yung image ni Satan? Para makita natin. Huwag kayong mag-evaluate na katabi nyo, ha? Sa atin lang. Sarili lang. Ano po ba yung image ni Satan na gusto niya yun ang makita sa atin? No, kasi dinidistort po ng kaaway yung pagtingin natin sa ating sarili. No, dinidistort ng kaaway yung image natin. No? Unang-una pong mukha ni Satan, siya po ay sinungaling, liar, no? Alam niyo po yung lying, pagsisinungaling, naka-package lagi 'yan sa paggawa ng kasalanan. Kasi po si Satan, father of all liars siya. Siya ang pinakamagaling diyan, no? Kaya kapag may nagawa tayong kasalanan, kasama niyan plus lying. Plus, pagsisinungaling. Tama po? Pag nagnakaw ka, sinungaling ka din kasi di ka amin eh. Nagnakaw ka. No, kapag nangalo niya ka, nagsinungaling ka din kasi syempre eh, hindi po ako nangalo niya. No? Ano pang ginawa mo? Pag gumatay ka, hindi po ako pumatay. Lagi siyang plus lying. No, kasi yun yung image ni Satan that he would like us, no, na maging image na rin natin. Kaya pag tumingin ka minsan sa kakilala mo, no, ito mukhang sinungaling to. No, mukha palang sinungaling na. No? So because that's the image that Satan would like to have in us, no? Mukha pa lang sinungaling na. Pangalawa po, no, ni number one ko talaga 'yon, yung liar. No, yung lying kasi sa lahat ng pagkakataon, ganyan ang nangyayari kapag tayo ay nag-enter into sin. Hindi ko po ginawa 'yan, 'di ba? Or minsan nagiging master na rin tayo sa pagsisinungaling. Yung pagsisinungaling na hindi ka makumukurap. 'Di ba? Yung hindi na bago sa'yo. Walang kakurap-kurap na pagsisinungaling. Nasanay na eh, naging master ka na, naging characteristic mo na yung characteristic ni Satan. No? So nakakatakot yung bagay na yon. Pangalawa, slanderer. No? Siya po yung defamer or naninirang puri. No? Yan po yung isa sa kanyang mga characteristic, imahe ni Satan. No? Ang gusto niya, ang tingin natin sa ating sarili is kung ano pa rin tayo dati. No? Yung hindi na tayo nakaahon from the past. Gusto niya ganoon pa rin natin tignan ang ating mga sarili. No? So, ini-instill niya 'yon sa ating mga isipan para hindi tayo maka-move forward. Pangatlo po, covetous, no? Sino dito ang inggitera? No, nainggit pa din, no? Or okay lang naman na you appreciate, no, yung uy, ang ganda lang ganyan. Pero yung may covet, ano, covetous na, yung nainggit ka na, no, sa asawa ng iba, no? Or sa pag-aari ng ibang tao, no, it's again a sin, no, and Satan would like us to have that in our mind, no, na hindi na tayo, that's why we make wrong choices because of inggit, no. Gusto ko rin yung bagay na yan, kaya order din ako sa Shopee. Gusto ko rin ng ganito, kaya mag-shishiin din ako. So
And ganoon na yung nagiging mukha natin. Di ba, mukha na tayo. Pag tinignan tayo from head to foot, mukha ka ng Shopee. Tama? Lahat. Yung buhok, yung ating mga damit, no, hanggang sapatos, mukhang Shopee. From head to foot. No? And it's kapag ka, minsan nga, nagigilty din ako, kasalanan ko rin. Sorry po, Lord. Ayan, kapag ka, andyan, ang daming delivery yung mga kapatid ko. May delivery silang lahat, ako wala. No? Ay, nalungkot ako. Nakakalungkot. Diba? Parang, supposed to be, anong silbi nun sa life natin? Yes, some are useful naman, no, sa atin, but some are just excess, no, excessive lang, no, wala namang ambag sa life talaga natin. No, so sama-sama po tayong mag-delete joke. No, so nakikita natin sa iba, no, kaya parang gusto na rin natin ganun tayo. No, nasisira yung own image natin, the image that God has given to us because of sin, because of inggit lang, because of we want something that it's not for us, no? Because of things, no, na hindi naman para sa atin. Pang-apat po, greedy or greediness, no? Image ni Satan, gusto niya lahat kanya. No, greedy siya, inggitera din siya, di ba? And yun yung reason, the very reason kung bakit siya nalaglag dito sa lupa, no? Kasi nainggit siya, gusto niya yung glory ng Lord isa kanya din. No, gusto niya siya din yung sinasamba. No, at anong nangyari sa kanya? Na-fall siya. Nag-fallen siya. Hindi siya na-fall in love, no? Na-fall siya, nahulog tuloy siya. And ganyan po ang mangyayari sa atin if we have this image of Satan, no? Yung kanang characteristic, no, na gusto natin tayo na yung nakikita more than God. No, that's why we are not effective in sharing the gospel because you are sharing your own image, no, not the image of God. No, panglima po, I know there's still a lot more, no, kung i-describe natin si Satan, but ito yung mga top, in the top list, no, deceitful. Hindi po siya mapagkakatiwalaan, untrustworthy po siya, no. Yun po yung isa sa characteristics. Sino po yung, minsan pagka nag-isip tayo, no, deceitful, sino mga taong deceitful, meron tayong sa isip natin? May mga names, no? Siguro habang binabanggit ko tong mga to, ay si ano yun. Imagine that, no? Deceitful yung sinabi ko, pero may pangalan kang nailagay sa isip mo, no? And it could be, no, na nagawa niya yun sa ayon, nagawa niya yun sa atin, no? But that is not his or her image. No, it's the image of Satan and it's because of sin kaya naging ganun yung tingin natin towards that people, towards that person. No? So this is just four of the things, no, na characteristic na imahe ni Satan na gusto niya is maipasa, maimana sa atin kasi nagpapamana siya ng sin. Sino pong gustong mapamanahan ng kasalanan? No, napag-usapan po natin na ituro sa atin, no, yung mga generational curses na yon. Sinong gusto? Ayaw natin, no? And we don't want that image of Satan to reflect in us, no? That when a person look at you, ang nakikita niya, puro sinungaling tong taong to, itsura pa lang, no? Walang sasabihing tama to, walang sasabihing maganda to. And sometimes, no, if you would observe yourself or evaluate yourselves, no, ganun ang nangyayari nung, bakit parang lumalabas sa bibig ko, puro ano, ganito, no? Bakit parang puro bad na yung lumalabas sa aking bibig. No, nasasanay na tayo. Eh, because Satan would always want it to instill in our mind. No, para tingnan natin ang ating sarili or tingnan natin ang ibang tao na ganyan. No, so, sama-sama po tayong mag-repent. When every time we look at a person and we see sin instead of the image of God. No? And these things, know that Satan is portraying, na gusto din niyang i-portray natin, ito ay lie. We are not like that. We are not liars, we are not slanderers, we are not covetous, we are not greedy, we are not deceitful. Tama ba? Amen po ba dyan? Hindi po tayo yan. Hindi po tayo kakampi ni Satanas. No, hindi niya tayo kamukha. Our image is from the Lord. No, sabi po dyan, we have been created in the image and likeness of God. That's the truth. No, kung meron tayong paniniwalaan, yun na yung katotohanan. No, yes, nagkasala po tayo. Yun po yung nagpa-stay, nagpa-distort ng image natin, no? We see ourselves as not valuable. We see ourselves as
hindi, ano yung sabi ni Liza, kapalit-palit ba ako? Pangit ba ako? Ano pa yung sabi niya? Ha? Ano? Basta yon. No? It's not the image, no, that the Lord wants us to portray. No, we have been created in the image and likeness of God. At pag sinabi daw pong image, it represents the external nature of the Lord. No, yung nakikita natin, external nature of God. And yung likeness naman, it's the characteristics of the Lord. No, it means yung internal nature of God daw. Kung si Jesus faithful, we can also be faithful. Alam niyo po, nakakalungkot, this mga 2 weeks ago, I've been hearing a lot of kwento, no, true story, no, ng mga mag-asawang nagkahiwalay. Kasi yung isa, yung lalaki, nanlalaki, yung isang babae, nanlalaki. No, and nung narinig ko yung ano, kwento, yung, parang sa palabas lang natin yun, nakipapanood po, no? Yung lalaki na nanlalaki. No, so, ganun kasinira ng kaaway ng ni Satan yung ating sarili. The way we look at ourselves. Kasi lalaki para sa babae, pero hindi yun ang nangyari. No? Nag-iba yung tingin niya sa sarili niya. No? At ang feeling niya, hindi na siya makakawala. Ito na ako. This is who I am. Ganun na siya nung kinonfront. No? So, grabe yung nakikita niyo po kung paano na distort nung kaaway yung pagtingin ng isang tao sa kanyang sarili, no? Na kaya nga ang daming kasalanan, ang daming sakit na nag-arise dito sa mundong to because kala ng tao pwede siya sa hayop. Kala ng tao pwede siya sa lalaki to lalaki, babae sa babae. No? Ganun po kasirang-sira yung image, no, because of sin. No, but again, if we could flash there, no, sa screen natin, we have been created in the image of God. Pakisabi nga po sa katabi po natin, you have been created in the image of God, no? Image and likeness of God, no? Kasi kasama po yung the whole nature of the Lord, no? Hindi lang outward appearance, no, external appearance, but yung nature ng Lord, no? Yung nature mismo ng Lord, characteristics niya, yung naipasa niya, naimana niya, hinulma niya tayo, not just kung anong itsura niya, no? But hinulma niya tayo even in the natural, yung kanyang, yung characteristics niya, no? That we can be faithful, no? We can be loyal, that we can be honest, ano pa? No, that we can be a good person. No, pwede tayong maging mabuti kasi ganun niya tayo hinulma. Ang paghulma po, iba po yung power ng Lord. Hindi lang to katulad ng alam natin na okay, kapareho lang. No, pero iba ugali. No? But also yung internal nature of God, which is yung kanyang characteristic. This means po that man, meron ba dyan? This means that man was created to reflect the entirety of the characteristic of God. Ganun po ginawa ang tao. In the whole entirety of the characteristic of the Lord. Not just magkakamukha lang tayo sa external, but even in our characteristics. So dapat pala, as a Christian, magkakapareho tayo ng ugali. No? Hindi yung siya mabait, but yung isang Kristiyanong yun, napaka ano, gulo. No? What does, Satan is trying to instill in our minds the lies about our image because he doesn't want to be removed in the picture. Gusto niya kasama siya lagi sa picture. No? Kaya dapat may konting sin, may konting pagsisinungaling, may konting kasalanan and all. No? But let's us go back as to how does God sees us? Paano tayo nakikita, tinitignan ng ating Panginoon? Because that's the truth. That is our true image. No? Number one is, ang ganda. His masterpiece. No? So ganyan na lang, pagtingin niyo sa katabi niyo, may masterpiece to ng Lord. No? Pinapangit lang ng sin, kaya delete. Tanggalin natin yung ano, yung mukha ng kasalanan sa life natin or sa itsura natin, no? Because we were created as God's masterpiece, no? In Ephesians 2:10, ang sabi po diyan, we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, no? Not for bad things. Hindi po para gumawa ng kasalanan, but God created us for good works. No, maasahan tayo sa paggawa ng mabuti. Hindi po sa paggawa ng masama, no. Hindi ka magiging successful sa paggawa ng masama.
no? God, which God prepared beforehand so that we would walk in them, no? Yun na yung pagkakagawa sa atin, no? That's the original image of God, no? Na ibinigay niya sa atin. Pangalawa po, si narinig niyo po ay nabasa. Nabasa niya po ito, no? Nung si Satan naglalakbay at naghahanap siya ng ano niya, maroroy niya, no? Sabi niya kay Lord, sabi pala ni Lord sa kanya, si Ajab, 'di ba? Nung yun pong kwentong yun, no? Si Job, puntahan mo. Kayang-kaya ka ni Job, no? Sabi po niya doon, "Have you considered my servant Job?" No, nung naghahanap si Satan ng mabibiktima. Very confident si Lord, no, nung sinabi niya si Job, because that is the image, no, na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, "Have you considered my servant Job? For this there is no one like him on the earth. A blameless and upright man, fearing God and turning away from evil." No, that is our characteristic. That is how God sees us. No, una, His masterpiece. Pangalawa, blameless and upright. No, kasi unang-una po, nilinis niya tayo ng Panginoon. Nagkasala po tayo before, okay, fine, whatever. No, nagkasala naman talaga tayo. No, pero nilinis na tayo ng Panginoon because of His blood. No, yung blood ng Lord, ng blood ng ni Jesus Christ, yun po yung naglinis ng mga kasalanan yun, because we cannot do it on our own. Hindi natin siya pwedeng palitan ng good thing, plus two good na gumawa ako mabuti, minus one kasi gumawa ako ng kasalanan. No, we cannot do that. No, hindi po ganun ang math, no, ng Lord, kundi siya mismo, no, wipe away niya yung sin through His blood. Okay? Hindi matatakpan ng kabutihan mo yung kasalanan na ginawa mo. No, na nakagawa ako ng masama sa kanya, kaya babawi ako, no? Sa tao maybe yes, no, but in God, no, sin is sin at may consequence yon, no? And because of the blood of Jesus, nilinis niya na, siya na ang gumawa for us, no? God sees us as blameless and upright, no? Kaya si nung ano niya, pinasubok niya si Job, no, ganun yung tingin niya, very confident si Lord. No, gano'n kaya ka-confident si Lord sa atin? No, katulad ba kay Job na, sige, okay lang yan, puntahan mo yan si Lebs. No, subukin mo yan. Oh, sabi ni Lebs, malakas ako. Talo ang kaaway, no, sa family ni Lebs. No, because that's how God sees us. No, sabi po doon, although Job still had many things in his life, no, maaring marami pa rin mga pagsubok si Job in his life, na kailangan niyang baguhin, the Lord did not focus on his weakness. No, He spoke about him with faith, love, and grace. Wow. No, paano pa kaya pag nagkwentuhan si Lord with the angels? So imagine, no, kaya ang description ni Lord sa atin, no, katulad kaya ng description niya kay Job, no, na blameless and upright. No? So minsan tayo mismo nagda-doubt sa ating mga sarili, no, kasi naku-confuse na rin tayo sa image natin. Ano ba talaga ako? No, ganito na lang ba talaga ako? No, have you ever questioned yourself, no, or have you ever asked yourself such question? No, ganito na lang ba talaga ako? Ganito na lang talaga buhay ko? Pag tumingin ka sa salamin, pag tumingin tayo sa salamin, ito na naman ba 'yon? No, wala nang pagbabago sa life. No, I'm sure lahat po tayo dumaan doon na parang ang tagal ng panahon na ganito ang pagtingin ko sa sarili ko. No, but guess what po, no? The good news is the Lord has restored our image. No, yung purpose kung bakit nagpatak ng dugo ang ating Panginoon, the purpose of it is so that we could restore that image of God in our lives. No, so that when we move, we will have impact. Okay? And how should we need to understand that when God looks at us, pag tinitingnan po tayo ng Panginoon, no, He does not see our failings. Hindi niya nakikita kung ano yung mga failures natin. No, but rather the purpose for which we were created. No? Itong anak ko na to, this person, this child of mine will win nations. No? Itong anak ko na to, ito will have impact to all generations. Yung life niya will have legacy, no, and will have impact not just this generation but next generations to come. No, ganun tayong tinignan Panginoon, and not with our failures. No? So do not look at ourselves. You should not look at yourself as a failure. No? Ako personally, naranasan ko rin yan, at tingnan ko sarili ko as a failure.
No, kasi may mga bagay akong gustong gawin, no, pero nagfe-fail. So failure, no? But then that is not how God sees us. No, he does not see our, he's not looking at our failures, no? Kasi nagkamali naman talaga tayo, no? But he look at us according to our purpose. Ganun niya tayo tinignan. And how should we see ourselves? No, paano natin titignan yung ating sarili? Kasi ang dami ng image na gusto ng kaaway na na makita dyan sa life mo. No? Sabi po sa Jeremiah 29:11, and I don't want us just to read this verse because we are familiar and we memorize this verse already. No? But let's look at this verse as how God, no, say it, how God had spoken it. No? And ang sabi po dyan sa verse na yan, "For I know the plans I have for you." God is very sure, very certain of what his what is his plan for us. No? I know. Kasi siya po yung gumawa sa atin. Di ba yung mga magulang? Kilala ko yun, anak ko yan eh. No? And the Lord himself, sabi niya, "I know the plans I have for you." No? Declares the Lord. No? Plans for welfare. No? Plans to prosper you. Yung kabisado natin. And not to harm you. Plans to give you hope and a future. No? Ganun tayo tinignan ng Panginoon na, "This is how I created my child. This is how I created you. This is how created Pia. This is how created Princess. No? This is the plans I have for you. And that plan is to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." No? Ang hirap pag nawala na yung hope. Ang hirap pag nawala na yung magandang pagtingin mo sa future. No? But God sees us according to what the purpose that he has given us. No? We need to understand that Jesus allowed his face to be disfigured so that we could receive the right image and overcome every self-esteem or rejection issue, no? Yung kapalit-kapalit ka ba or walang nag-value sa atin, no? The Son of God offered his image to restore ours. And as I call on Pastora Blessa, if you have been battling with thoughts that criticize your image, no, you're questioning your own image, no, you don't know who you are, or if you have never felt accepted or valued, I would like to invite you to pray using the outpouring of the blood of Jesus Christ. Just one drop, isang patak ng dugo ni Jesus, absorbs all of those distorted image that we have in ourselves, no, destroying them at the cross. Because the Lord already won it all, no? And destroying all those distorted image and give us the image of Christ in exchange. All those thoughts of accusations will be so far removed from you, Jesus' name, no, that you will not even remember them. Let's go, Pastor. We can sit muna sa panalangin because we will repent. Wala pong sasalo sa inyo in case na kayo po ay bumagsak. So umupo na lang po tayo sa oras na to. I want to encourage everyone to close their eyes at this moment. I want us to be very personal at this time. Can you tell the Lord? I want to give you a minute and just simply surrender to the Lord whatever it is that you had done to carry wrong image. If you became a liar, if you became a deceitful person, if meron kang paninirang puri, if nagturo ka, ikaw yung nagkamali, pero sinabi mo na, kaya ko to nagawa kasi dahil sa kanya, paninirang puri yun eh. Parang nainggit ka o naging greedy ka. Those images of Satan, I want you to repent. Come on, people of God, you are a people of God. You are not the people of Satan. That is not your image. I want you to have this personal time with the Lord and just simply repent. I cannot repent for you. I can just lead you in repentance, but I cannot say sorry on your behalf. It's between you and God.
all of us fall short in this images or in this area of our life. So all of us God is calling each and every one of us for repentance. Let's pray to the Lord. Father God in heaven, first and foremost, God, we want to ask for your forgiveness. If we had carried the wrong image, may it be a short time, mga isang linggo, dalawang linggo, mga isang buwan, tatlong buwan, mga limang buwan, mga isang taon. Panginoon, we ask for forgiveness because we had carried the wrong image. We had been deceived by the devil that it is us. Ito yung normal sa world. Kaya Panginoon, we had embraced these thoughts. We had embraced these principles. And hindi namin napapansin, Panginoon, na po-portray na pala namin yung mga images na to. Father God in heaven, kami po ay hubad sa iyong harapan sa oras na ito. Alam mo, Panginoon, in one way or another, meron kaming naisip na hindi mo imahe. Meron kaming nasabi, Panginoon, na hindi nagpo-portray. Portray. Hindi namin nililive out yung iyo pong presence, Panginoon, yung iyo pong image. Panginoon, we are repenting from those sins. Come on, kapatid, can you say sorry to the Lord from this day forward? Father, we choose to repent. We choose, Lord God, na ialis yung mga images na ito sa aming buhay. Right now, Lord, we welcome your image once more in our life. Father, we believe that you had created us according to your image and to your likeness. Panginoon, from this day forward, can you minister to our bodies right now? Panginoon, ibalik mo po yung aming body into its original design. Father, I pray na kung meron pong kasakitan, Panginoon, ang aming mga katawan sa oras na to because of the sin that we had done, Panginoon, whatever it is, Panginoon, Lord, can you kasabay ng aming pagtanggap ng pakapatawaran mo, Panginoon, pwede mo bang i-restore ang aming health? Panginoon, kung kami ay naging malikot nung bata kami, kaya kami na-aksidente, kung meron kaming ginawang hindi pagsunod sa magulang namin kaya na-aksidente kami, Lord, kung meron kaming nagawa against you kaya, Panginoon, kami may sakit at karamdaman ngayon na even the doctors are having a hard time to treat us, Panginoon, kasi sa iyo kami nagkamali, Panginoon, patawarin mo po kami, mahabag ka sa amin, Panginoon, ay allow mo kami, Panginoon, na yung natitira naming buhay ay magamit po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng katawang itong pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, could you restore into its original design ito pong aming katawan? And from this day forward, can you give us a mindful spirit? Na Lord, masiingatan namin yung aming body. Lord God, pinagaling mo kami sa oras na to. We believe this in Jesus' name. Pero Lord, ang pag-aalaga ng aming katawan ay nasa aming pangangalaga, nasa aming stewardship, nasa aming pong pag-aayos, Panginoon, ng aming buhay. So Lord, can you give us a mindful spirit na hindi na namin ulit iko-cause na yung aming katawan ay magkaroon ulit ng sakit at karamdaman. Lord God, magiging maingat na ulit kami sa aming mga i-intake na pagkain, magiging maingat na ulit kami sa lahat ng aming pupuntahan para hindi kami mag-cause ng accident sa aming mga buhay. Panginoon, you will give us wisdom, Panginoon. Alam na namin ang mga bagay na tama at totoo. Alam na namin, Panginoon, kung saan kami mapapahamak. And Lord, I pray for wisdom na hindi na namin pupuntahan ang mga bagay, ang mga lugar na kung saan mapapahamak kami ulit, Panginoon. Father, can you also restore to us your likeness? The internal characteristics, the internal nature of God. Father, can you give us the fruits of the Holy Spirit? Lord, as we receive your forgiveness from all our sins, Lord, can you restore the image, the fruit of the Holy Spirit in us? Father, can you give us love, O God, to those people who are unloving, O God? Father, give us a heart, Lord God, a love that is like you, Panginoon, kung paano ka nagmamahal, O God, unconditionally, maging sino man kami, Panginoon, ano man yung nagawa namin in the past. Lord, I pray that this kind of love ang siya pong mararanasan ng bawat isa sa amin. And since because ito po yung nararanasan namin, ito rin po yung maipapasa namin, maipagkakaloob namin pag-ibig para po sa iyong mga anak, O God. Lord, I pray for joy that passeth all understanding, the peace that passeth all understanding. Lord, yung joy namin, hindi siya makakadepende lang sa mga masasayang bagay, mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay namin. But even
in amidst, Lord God, uncertainties and challenges, O God. Lord, we will receive, Lord God, the fulfillment, Lord God, of your joy in us. Lord, kahit maraming problema, masaya pa rin ang iyong mga anak. Father, can you give us a spirit of faithfulness, of gentleness? Lord God, hindi kami magiging isang Kristiyano na parang siga. Nagagawin lang namin kung ano yung gusto namin gawin. Hindi iniisip kung ano yung pwedeng isipin ng aming mga spiritual authorities. Yung hindi iniisip, hindi ko na-consider ang pwedeng mangyari sa aming cell group. Yung hindi po namin kinoconsider kung ano yung pwedeng maging mangyari sa aming church. Father, I pray na ibigay mo sa amin yung spirit of gentleness, the spirit of kindness, Panginoon, and the spirit of self-control. So that, Lord God, we will always consider our people, our family here in Joy of Faith. Hindi kami gagawa ng mga desisyon na makakapanakit sa kanila, Panginoon. Because we will just love this family, Panginoon, and we will take responsibility and accountability, Panginoon. We will join, Panginoon, sa bawat isa. Makikiisa po kami sa kanila. And finally, Father God in heaven, we pray for purpose. You are restoring our image because you want us to be effective harvesters in this great harvest. Panginoon, you don't want us to harvest na meron kaming maling image. Kaya Panginoon, it had been so clear this morning. Father, I pray na sa kasabay ng iyong pagpapatawad sa amin, kasabay ng pagre-restore at pagre-redeem mo sa amin, Panginoon, dalangin ko na muli mong ipagkaloob sa puso namin ang desire namin to fulfill your calling, to fulfill your purpose in our life. Father, whatever anointing na nanakaw ng kaaway because of the sin and because of the wrong image that we have, right now, kapatid, I want you to believe that the Lord is touching your hands right now, anointing every part of your life, anointing your hands once more, so that whatever it is na paggagamitan ng iyong kamay ay mapagpapala. The Lord is blessing your feet right now, wherever you will go, the place where you will stand will be a vessel of flourishing, a good soil, and it will bear fruit in those places. The Lord is anointing your lips once more. Hindi ka na magsasalita ng mga masasamang bagay, hindi ka na magsisinungaling, because ang iyong sasabihin na ngayon ay katotohanan ng salita ng Diyos. And all people who will hear your voice will come to know who God is, and who will come to know that God, there is a God in heaven who loves them. Receive your fullness in Jesus Christ. Receive your anointing once more. You are a people of God. You are part of God's kingdom. You have a calling. You have a purpose to live. It doesn't matter anong ginawa mo in the past. It doesn't matter anong age mo ngayon. You have a purpose. At kahit ikaw ay yung pinakabata na narito sa oras na to, you are able to fulfill your purpose in life. Father God in heaven, we seal this prayer with the blood of Jesus, with conquest, Panginoon, with anointing, with right image, Panginoon. Lord, lagi kaming magpe-pray sa ganitong paraan. Uunahin naming isipin, uunahin naming alalahanin, Panginoon, ano ang aming image kasama ka. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord! Amen and amen. Do you want more? Are you ready for more? Amen. And without further much ado, let's welcome amidst of us, Ate Baby Lynn. Okay. Yan. Okay, good morning po. So yan. So pataas ang ating dalawang kamay at iwagayway. Yan. Kasi before po tayo mag-go deeper, so ang iti-share ko naman po ngayon is about the blood that was shed from Jesus' hands. Kasi before po, kailangan po muna nating makita yung value ng ating mga kamay. So may question po ako dito. So bibigyan ko po kayo ng isang minuto to reflect. So una pong question dito is, how many activities are your hands involved in during an ordinary day? Na kung titingnan po natin, mag-reflect po tayo na magna-nine pa lang, pero simula pagising natin, sa natin ano na yung pinaggamitan ng ating mga kamay? Di ba po? Na makita natin ang value
So isipin niyo po, nabilangin niyo sa inyong kamay na nakapag-devotion ako, nakapagbayad ako ng pamasahe. So, para makita po muna natin na grabe, ang dami palang yung kamay ko pala is main tawag dito. Ito yung isang sa mga pinakamahalagang parte ng katawan ko. So pangalawa po dito is, do you think you could lead a normal life without your hands? Kaya ba nating mabuhay ng walang mga kamay? Or lead normal life, ibig sabihin, magiging normal yung buhay natin. Na kaya ba nating mag-lead na parang, sipin mo, mag-toothbrush ka, wala kang kamay. Diba? That's why makita natin yung value. Kasi yung kamay po natin is, our hands are vital for development in every area of our life, even po dun sa society. Na makita natin na we use them, yung kamay natin, pwede pala nating gamitin siya to express our love. Through touch or hug yung people na mahal natin sa buhay. To bring music, kasi kanina nag-worship tayo, nagamit natin yung mga kamay to lift up yung worship natin sa Panginoon. To do most tasks and chores, diba? Na parang yung mga tasks natin sa buhay, tulad ng mga nanay, diba? Ang galing nila magsaing, ang galing nila maglaba, ang galing nila magkuskos, kasi may mga kamay sila. Diba? Sipin nyo nalang wala silang kamay, ano yung gagamitin na pagkuskos, diba? To hold on to what is around us and even to exercise our authority. Na magaganon po natin kahalaga yung mga kamay natin. That's why po na yung enemy, hindi wala siyang patawad, di ba? Grabe na yung ginawa, yung image sinira, pero grabe, hindi nagpatawad pati yung mga kamay. Di ba po kasi, yun po yung halaga ng mga kamay na yun is, this is all reflect our Creator, who created us in His image and likeness. Hands allow us to understand that we have a loving, creative, productive, and powerful sovereign God. Na, sipin mo na lang na, grabe, napaka-creative ng ating Panginoon. That is why po na, we cannot overlook the fact that the soldiers nailed Jesus' hands to the cross of Calvary. Kasi, ano ba yung main purpose? Bakit yung pinako yung kamay ni Jesus? Di ba po, ang main purpose po nito is, Jesus shed blood from His hands so that we could move in the authority, power, and productivity of heavenly kingdom. Ibig sabihin, yun yung main purpose niya. Di ba? Sabi po, the enemy led the hands of Jesus because he wants to sabotage the plan of redemption. Pero, ang enemy kasi lagi, ang plan manira. Pero, di ba, yung katulad nung kinanta natin, na ang yung plan is enemy, pero iba po yung nangyayari pagdating sa ating Panginoon. Di ba po, through the blood of He shed from His sons, when they were nailed to the cross, the Son of God served the ultimate defeat, the adversary. Di ba po, na after we experience redemption, God cleanses our sins. Ibig sabihin po, winash niya po yung ating mga kasalanan. Di ba, we are justified and acquitted all our sins. We are sanctified means God made us holy and separate us. Diba po? Separate us for holy purpose. Kaya tayo siniseparate. There are times sa feeling natin, parang lahat sila okay, tas mag-isa na lang ako. Siniseparate tayo ng Panginoon kasi may paggagamitan tayo. Jesus' blood is enough to fully change our life. So we need to strive for a full restoration. Hindi pwede na-restore ka ngayon, bukas hindi na. Diba, make the blood of Jesus in our life purposeful. Diba po, na magkaroon ng impact, pahalagahan natin, isipin mo, sinong tao, o kahit nga magulang mo, diba, na parang papako na ipapako yung kamay niya para sa mga kasalanan niya. Pero alam mo kung bakit nagawa yun ng Panginoon, na pati yung kamay niya, tinanggap niya na ipako kasi sobrang mahal ka ng ating Panginoon. Diba, because the blood of Jesus in His hands, we are received life. Ibig sabihin, itong natanggap nating buhay sa ating Panginoon is nakatanggap po tayo ng quality kind of life. Itong quality kind of life po na to, that's why po nagkaroon tayo ng authority. Nagkaroon po tayo ng power. Nagkaroon tayo ng productivity. Kasi nung wala pa tayong redemption, hindi pa tayo nasisave, walang salvation, yung life natin, grabe, useless. Diba? Na parang feeling natin wala nakakarinig sa atin. Wala tayong, walang authority, walang power. Diba po? So sabi nga po dito, the hand of the Son of God. Ito po yung mga nare-represents nung
ang kamay ng ating Panginoon. Sabi nga po dito is kasi most ng ministry ng ating Panginoon is yung miracles and wonders po na binibless niya yung pinapagaling niya. Ano paano siya magpagaling? Lagi yung most of ano, tinagtatouch po siya ng ano, hinihipo niya po. So una po dito is hands that gives life. Di ba po? Now, but when the crowd has been sent out, he entered and took her and by the hand and the girl got up. So dito po yung kwento po na hands that gives life. Yung kwento po sa Matthew is, si Jairus po isang synagogue's leader. So went to Jesus because his daughter was gravely ill na. Parang mamamatay na, nagko-commotion na, napatay na yung anak ni Jairus. Pero grabe yung power ng Panginoon. Jesus' hands are so powerful that even have authority over that itself. Din ganun din tayo. Pag nagmawak tayo sa bagay, nagkakaroon ng buhay. Hindi siya namamatay. Kasi ganun yung kamay ng ating Panginoon. At yung buhay na kung anong meron sa ating Panginoon, meron din po tayo nun. Lahat ng naghahawakan na ang mga kamay natin, may buhay po siya. Pangalawang bagay po dito is healing hands. Healing hands naman po dito is there is power po dun sa laying ng hands natin. Di ba po na parang we can use it when we pray for people, lalo na po sa may mga sakit. Di ba po, pag nagpipray tayo, hinawakan natin yung kamay na parang, ano, sige, saan ba yung masakit ng katawan mo, hawakan mo. Kasi there is power po dun sa pagpipray natin kapag nililay hands po natin sila. Ang pangatlong bagay po is providing hands. Now, remember, I think, ano, latest, ano lang po natin mga devotion, I think last week, yung pong, ano, about po sa 5 loaves and 2 fish, di ba po, na ang Lord mapag, ano, napoprovide po siya. Jesus' hands are hands that provide, na ano man yung meron sa mga kamay mo ngayon, maaaring sa'yo, tingin mo, sabi, paano po kami magpapakain? 5 lang, tas ano, remember, naalala ko, bigla yung wedding. Ang Lord, 5,000 yung pinapakain, di ba? Na parang, grabe, ang Lord po nagpo-provide, kailangan lang nating i-leap up ano man yung meron tayo. Hindi yung tipong, hindi ako magbibigay ngayon, kasi ito na lang, Lord, yung ano ko, pera ko. Pero once na nagbigay po tayo sa Panginoon, i-leap up natin po yun. Ang Lord po is nagpo-provide. Siya po yung God of multitudes. Next po dito is, hands that bless. Ibig sabihin, yung mga kamay natin, kung ang Lord able na pag ginawa kanya yung kamay natin, kaya niyang pagpalain, kasi yung kamay po natin, isa po yung way to transmit the blessing sa other people. So, yun po, ganun din. According to the word, diba, hands play a very important role when it comes to transmitting blessing to others. Ibig sabihin is, yung ano lang mo yun na parang, paano ka mag-share ng blessing mo. Diba? Na ang kung ang Lord nagpo-provide, nagpapagaling, nagbibigay ng buhay. Ito na yung hands that bless. Kaya ka binibless ng Panginoon, di ba? Para pagpalain mo din yung kapatid mo. Pagpalain mo yung pamilya mo. Pagpalain mo yung church. Hindi pwedeng pinagpapala ka ng Lord sa'yo lang. Di ba po? Naniniwala ko na-restore tayo dun sa, ano, malaya na tayo, wala na yung sumpa, wala na yung greediness. Na pag sinabi na, kailangan ng to support the church, we are willing to give. Kasi, yun yung purpose eh. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng power, ng authority, ng productivity kung para lang sa sarili mo. Lahat ng bagay na to is ano, para po din to sa kingdom ng Lord, para to sa church. Huwag tayo na puro sarili lang po natin. That once po nagpa-submit tayo sa Lord, 100% ibibigay natin. Hindi kasi ang Lord, hindi ka bibless siya nang wala yung purpose. Diba? Magbibless ang Lord kasi may purpose po tayo. And next po dito is the powerful hand of God. So, inunang ba po dito is important to remember that before Jesus came, the Lord's hand had already moved many times in his people's favor. So, we will now look po at the same or the characteristic po nung hand ng ating Panginoon para to able to better understand all the power there is in the outpouring of Jesus' blood. Kung feeling po natin na parang ano yung tawag dito, hindi na rin nagiging productive. I-applyan po natin to kasi wala pong aksidente na tinuturo sa atin to ngayon. Kasi tinuturuan po tayong mag-pray. Tinuturuan tayo na i-apply po natin yung bawat part ng body na tumulong dugo sa ating Panginoon. May purpose po yun, may meaning po yun. Una nga pong characteristics ng kamay ng ating Panginoon, creative po yung hands ng ating Panginoon. Isipin nyo na lang po yung mga katawan natin, di ba? Isipin mo yung ilong nilagay sa paa, di ba? Ay di puro alikabok, di ba? So ganun ka-creative ang ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 119 verse 73,
Your hands made me and for me. Give me understanding to learn your commands. Ibig sabihin, God's creative hands are reflection of His love and sovereignty. Sabihin, sovereignty is yung lordship ng ating Panginoon. Grabe yung ka-creative ng ating Panginoon. Even part of your body, every inch of your being was carefully put in place by the Creator. Diba? Na grabe. Nagbigay ng time ang Lord sa'yo para i-create ka perfectly. Piruin mo, may sampu tayong kamay. Yung mata hindi napunta sa likod. Diba? Na parang napaka-perfect kung isipin mo. Grabe. Diba? This reveals the creative power of His hand to us, but also that His hand has been upon us from the beginning. And pangalawang bagay po dito na characteristic ng kamay ng ating Panginoon is His hand as a sign of authority. Na sabi nga po sa Isaiah 52 verse 10, "The Lord has spread His holy arm in the sight of all the nation, that all the ends of the earth may see the salvation of our God." Ibig sabihin, hands have also been a symbol of authority. Kung mapapansin niyo po yung mga traffic enforcer, yung police, di ba po pag nasa daan sila, pag gumanon sila, may ibig sabihin. Ibig sabihin, yun ano, hinsan sa sign of authority. Tayo din, pag nainan may ginawa tayo, may authority tayo. Na every, parang galon ng kamay natin, lalo na kung nasa tamang position ka, nagkakaroon po tayo ng authority. Mapapractice natin yung God-given authority natin if nasa tama po tayong position at tamang place. Next po dito is His powerful hand. Sabi po dito, "Your right hand, O Lord, is majestic in power. Your right hand, O Lord, shatters the enemy." Kung mapapansin po natin dun sa Exodus 5:15 verse 6 po is ano po, si Moses po is yung ano, Song of Deliverance po yung ginaano dito ni Moses. Kasi po, when people of Israel facing one of their most difficult moments, God's powerful hand saved the Israelites from their enemies. Ibig sabihin, anytime yung Lord, pwede mong ano, extend niya yung kamay niya, magmi-miracle siya sa'yo. And ano, natutuwa ko, si Rebs, na parang sinare niya sa akin kung paano siya nanalangin. Kasi grabe yung nangyari sa family nila. Pero when she prayed, ginamit niya yung kamay niya para manalangin sa Panginoon. Naka-experience po sila ng miracle upon miracle sa buhay ng baby. Di ba po, nakaka-amaze kung paano kailangan lang natin na maniwala, kailangan nating mananampalataya. That's why na, kaya ngayon po tinuturo yung powerful ano po na blood na yung kaya po na may ibig sabihin may purpose po, di ba po na wala akong minalala pero bawal siya yung kwento. Na parang there time na pako kaya natin sarili natin, di ba? Iganon nga lang natin masakit eh. Pero yung pala may authority. May authority tayo, may power and productivity. Nagiging productive tayo dahil sa mga kamay natin. Kung wala tayong kamay, isipin nyo, paano na lang tayo magsasaing? Ano yung panghuhugas natin ng bigas, di ba? So next po dito is the blood of authority and power. Well, na kasi na-share ko na po, I hope and unawaan po natin yung characteristic po ng kamay ng ating Panginoon, yung nagre-represent sa kamay ng ating Panginoon. And we're now able na more clearly all the authority and power found in the hands of the Lord. That is exactly what the enemy wanted to nail them to cross to sabotage the work of redemption. So the power and authority of God was released to all believers so that they could supernaturally do the work of God. Ibig sabihin, kaya tayo nandito ngayon, magtatrabaho tayo para sa kingdom ng ating Panginoon. The power and authority of God was released to all the believers supernaturally to do the work of God. Hindi po tayo naligtas para lang maupo po lagi tayo. Kaya po tayo nandito sama-sama na nag-aaral every Sunday na gusto lagi may hunger yung heart natin to learn more because may kapagawa ang Panginoon sa buhay natin. Di ba po na parang maral na sa mga bagay po na parang marahil na parang tinatry po natin to do ministry in your own strength or even confront the enemy with your own arguments. Allow me to tell you that right away to do these things in the weapons of the kingdom. Na parang baka kaya tayo hindi nagiging fruitless tayo sa ibang aspeto ng ministry natin. Baka gumagalaw lang po tayo ng mag-isa. So isama po natin yung ang Holy Spirit na kasi nag-move, sabi po nga dito, if you long to move supernaturally in authority and power in the ministry, you want to pray powerfully in a way that breaks the power of the enemy. So I invite you to pray by applying the power that there is
in the blood that was shed from Jesus' hands. Diba kasi grabe, we need to apply. That's why, kasi mananalangin tayo ngayon prayer and fasting. I believe na after po nung prayer and fasting natin ng 10 days, there is breakthrough and miracles po sa church. Not just sa church, but then sa mga personal po nating mga buhay. And dito po, and next po dito is yung spiritual gifts naman po. Itong spiritual gifts naman po, nire-represent niya po yung productivity ng ating mga kamay. That's why ilong po natin na, Lord, gusto ko magkaroon ng spiritual gifts. Para saan? Siyempre, pag naglong tayo dapat, para po ito sa kingdom ng ating Panginoon. Our hands incorporate the most things we can do to be productive. For the church to be productive, it is required for us to operate in the supernatural. And this is only possible through the gifts of the Holy Spirit. So we need to understand that the gifts of the Spirit are not in us, but in the Spirit of God. He gives them to us a gift so that we can use them to extend the kingdom of God. The gifts of the Spirit are gifts God has given us to use in the church to facilitate the expansion of the gospel and His kingdom. So we have different spiritual gifts po. Kung mababasa po natin na parang hindi tayo, sabi nga doon, 'di ba, ni-restore yung image natin. So wag tayong mainggit kung si kapatid nag-spirit in tongues. Wag tayong mainggit kung si kapatid ay ang galing niya, ang talino ni kapatid. Kasi sabi po doon sa 1 Corinthians verse 12, kung i-check po natin 'yon, is andun po yung iba't ibang spiritual gifts. Pwede po nating basahin pag-uwi na, ay, ito pala siya. At binigyan po tayo na may common denominator tayo that there is Jesus, na pares po tayo may personal relationship. Pero iba-iba po yung spiritual gifts natin. Pero isa lang po yung purpose nun kahit iba-iba yung spiritual gifts natin. This is for the advancement po ng kingdom ng ating Panginoon. So to continue learning about the gifts of the Holy Spirit, God give us these spiritual gifts for the common good and purpose, which is for the expansion nga po ng gospel and kingdom ng ating Panginoon. Yung gifts of the Holy Spirit naman po dito is nakakategorize po siya sa tatlong bagay. Una po dito is gifts of revelation. So doon po sa gifts of revelations, meron po siyang word of wisdom. Doon po sa word of wisdom, ito po yung pag sinabing word of wisdom, so from the wisdom, so nagbibigay po siya ng direction. So doon po sa word of knowledge, so that gifts is informative and specific po siya so that we can act on time. And the discerning spirit. Na may isa ko dito sa discerning spirit. May isang leader na, sabi ko, eh, grabe. Sabihin, may ganun pala siya. Kasi nade-discern niya. Kasi po, pag may discerning spirit ka po, this is a gift that protects the whole church. Gifts allow us to recognize when a wrong spirit wants to move in the church. Na dapat, ito lalo na sa mga, ano, sa mga leaders natin, na parang, grabe. So pag nag-desert tayo na yung gifts of revelation, Lord, gusto ko magkaroon ng wisdom, knowledge, and discerning spirit. Para saan mo siya dinidesert? Saan mong ministry siya gagamitin? Diba? Kasi ipagkakalob siya ng Panginoon kung meron po tayong tamang motibo sa dinidesert ng heart natin. Next po dito is, na-categorizes gifts of power. Doon naman po sa gifts of power is, una po is siyempre, common ano po natin to, dapat meron tayong faith. Faith that it removes us from the supernatural context and lead us to walk along the path of the supernatural, giving our spiritual eyes the ability to perceive the invisible. Na grabe. Next po dito is gift of healing. Allow us the healing power of God to be released upon any person. So, ang saya nun, magkaroon ka ng gifts of healing, di ba? Lalo na sa family, may personal ano ko. Hindi ka man parang licensed doctor, pero ikaw yung licensed doctor ng ating Panginoon. So, next po dito is effecting of miracles. Dito naman po is, these gifts allow us to experience supernatural acts in which there is no human intervention, nor for which there is human explanation. Na grabe na, yung miracles upon miracles na magugulat ka na lang yung mga result sa mga check-up na parang dapat ganito na, dapat ganyan. Pero pag ang nag-move po yung kamay ng ating Panginoon, miracles upon miracles po yung mararanasan natin. And next po dito is gifts of inspiration. So pag sinabi naman pong gifts of inspiration, expressed through the use of spoken words. So ito yung grabe. Nag-spirit, nagtatangs, nagpo-prophesy. So, and interpret
interpretation of tongues. Ito naman po yung pag-prophecy, this comes when are inspired by the Holy Spirit, speak the very words of God. So napapansin niyo po minsan, pag nag-praise and worship or may mga prayer time, talagang grabe yung presensya ng ating Panginoon. Magugulat po tayo, may mga nagpo-prophesy, may mga nagtatangs po na ability to speak in languages a person does not know. We use speaking in tongues to have intimate communion with God. Na parang sasabihin, halo, ano nangyayari kay ate? Baka nag-spirit intense, ibig po yun, nakikipag-usap po siya sa Panginoon. Sa, di ba po, pangatlo po is interpretation of tongues. Dito naman po is, this allow us to understand what people are saying when speaking in tongue, na kaya niyang interpret yung sinasabi ni kapatid. So remember po, yan po yung gifts of the Holy Spirit. Desire po natin to para po mas maging productive po tayo sa kingdom ng ating Panginoon. So remember that the purpose of these gifts is to extend the work of God, not to enlarge our egos, nor for any personal gain. So mayroon at benefits po ng the blood of Jesus po na shed po doon sa yung tumulong dugo sa kamay ng ating Panginoon is, una pong benefits nito is seeing the power of God intervening in our lives, obtaining the victory in spiritual warfare, being more productive in the work of God by using spiritual gifts. At ang application naman po natin is we need to see the power of God, miracle signs and healing. We need divine intervention in spiritual warfare to overcome the enemy. And next po dito is we need to awaken the gifts of the Holy Spirit that are in our lives. So, yun po yung ano ng power ng blood ni Jesus na tumulong po sa kanyang mga kamay. I hope na kung feeling natin nagiging hindi tayo productive, yung authority natin, yung power nawawala, just apply po the blood of Jesus, yung outpouring po niya. So I invite you to pray and applying the power of the blood that was shed from Jesus' hands to inactivate the gifts of the Spirit to your life. Pwede po tayong tumayo. And yun po, so pwede po tayo, ano po natin sa ating kamay at sa ating puso. Then babasahin po natin yung nasa screen. Yan. Then, tamahin po natin and say out loud with conviction po. So, sabi po dito is, yan, simula po tayo. Thank you, Lord. Anointed me and place your hand upon my life. Today, I declare that through the power of the blood shed from your hands, your gifts are activated in me. Thank you for touching my tongue to speak your prophetic message, to worship you in the language of the Spirit, and to comprehend what you are ministering to me. Thank you because you activate my faith so that healing and miracles can happen through my life. Thank you because you have given me knowledge, wisdom, and discernment of spirit. And thank you because your hands has defeated the enemy and destroyed him in the depths of the sea. I praise you, God, in Christ Jesus. Yan po. Tawagin po ulit natin sa tiblesa. Praise. Nalaman natin na may purpose tayo. So, anong gagamitin natin? Gagawin natin. Gagawin natin siya daw. Eh, paano? May tools ka ba? Yun yung tinuro sa atin ni Pastora Babylin. Amen. Say to your neighbor, I have a gift. There is something in me that I can use. Hindi mo kailangan i-borrow yung gift ng my gift because you already have a gift. I want you to lift up your hands towards heaven. You're gonna feel the atmosphere. For some, mainit. For some, malamig. I want you to close your eyes and feel the presence of the Lord. Anointing every hands that is lifted sa oras na ito. To those of us who is watching over live stream, I want you to lift up your hands towards heaven as an act of surrender. Because you cannot fulfill your calling, cannot fulfill your purpose without a surrendered life, without a humbled spirit. Si Lord lang ang dapat maitaas. Ang pangalan lang ng Panginoong Jesus ang dapat maitaas. More than our skills, more than our abilities, more than our passions, more than our anointing.
only God Himself should be lifted up. Father God in heaven, as we raise up our hands, this is an act of surrendering to Your will, to Your calling sa buhay ng bawat isa sa amin. We choose to believe that there is a purpose of our life. Binuhay mo kami up until this day because You have a mission for us and we want to fulfill that mission. Father God in heaven, if we will be having only one life in this world, Lord, we want to use it for Your glories alone, for the expansion and for the advancement of Your kingdom. And we want to thank You, Father, because hindi mo kami iniiwan na orphan. Hindi mo kami iniiwan na parang wala kaming kakayanan, O God. Lord, You are giving us something in our hands right now. I want You to parang may act of meron kang hinahawakan sa oras na ito. Because God is sending something. Whatever it is, it could be a sword, it could be a spear, it could be a rod, whatever it is, kapatid, in your spirit, you're gonna know it, and that's what you're gonna use. If it's gonna be a picture of a microphone, a picture of a camera, whatever it is, that will be your tool. Father God in heaven, thank You because You are giving us something that we can use to fulfill Your calling sa buhay ng bawat isa sa amin. And Father God in heaven, with rightful position at this time, we want to expose whatever na ginagawa po ng kaaway towards Your people. Lord, ina-expose namin in the light that the devil is actively doing something to steal, to kill and destroy every purpose, every calling that there is in us. Father God in heaven, we are exposing the devil's schemes, the devil's lies, and it's causing us fear over fear over fear. Father God in heaven, right now, we dispower him. We choose, Lord God, to fight against these schemes and this fear and these lies of the devil. Father God in heaven, You had said in Your word that we have, as a people of God, as God in us, we have an authority to trample the head of the serpent. Right now, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we choose to crush the head of the enemy over our lives, under our feet, under our families, over our home. Right now, Lord, we cast out every demonic spirit, every demonic strongholds and altars there is in our homes. Right now, Lord, You are freeing our home from any form of sin, any form of idolatry, any form of immoralities, any form, Lord God, na ginagawa ng kaaway. Lord, tinatanggal namin to like Gideon. Lahat ng altars na nabuild sa aming homes, sa aming family, sa aming mga relationships, sa aming pag-aaral, even sa aming pagtatrabaho, sa aming mga businesses. Lord, any altars that has the devil's name, we are crushing it now in the name of Jesus. And right now, Lord, with the hands that is lifted up in heaven right now, with the tool in our hands right now, we are building up Your altar in our lives. We are building up Your altar in our family, in our business, in our work and in our studies, in our future, Panginoon. In all our passions, God, itinatalaga namin ang Iyong altar sa aming buhay. Father God in heaven, we thank You. Because You had desired a quality kind of life for Your people. And as we use our weapons right now, and as we fulfill our purpose, Father, thank You because there is a life for us. And this kind of life is gonna be supernatural. Something na makikita ng mga tao sa paligid namin, pero supernatural kasi hindi nila inexpect na it's gonna come out of us. Because we are just normal people. But right now, Lord, You are establishing right now that we are no longer normal people.
because we are now spiritual people and we are now producing supernatural things in heaven. Father, thank you for the quality kind of life. No more, Lord God, nang iyong mga anak ay magiging bihag ulit ng sakit at karamdaman, ng utang, kundi Panginoon, kami na ngayon ang magiging blessing sa mga tao. Panginoon, we can now confidently pray for the sick because we already experienced the healing. We can now bless other peoples because we are blessed, so much blessed. So right now, Father God in heaven, we continuously surrender all our loans to you. Lord, meron kaming nagawa, Panginoon, para magkaroon kami ng utang, nadaya kami, Panginoon. Right now, God, we surrender all these things, Panginoon, into your heavenly throne. Allow us to have the experience, the jubilee, Panginoon, the freedom from all our debts in the name of Jesus. And Father, we thank you for the wisdom kasi alam ko, Panginoon, hindi mo na ulit iaalaw na kami ay maging bihag ulit ng mga bagay na ito. Lord God, thank you for the anointing of your Spirit. Thank you, Lord God, because we can speak confidently with tongues. We can speak, Lord God, your truth. As we declare every scripture, every text in the Bible, Lord, it will come into flesh. It will come into life. Every declarations, Panginoon, na sasambitin ng aming mga bibig simula sa oras na to, will come into life. Father, thank you for the wisdom na ibibigay mo rin sa amin kung paanong gagamitin ang mga labing ito, ang mga tinig na ito, Panginoon. And Lord God, whatever skills and gifts na na-hidden, Panginoon, na itago for long time, we thought hindi na po siya magagamit because we're old or because we had did something, Panginoon. Right now, Lord, thank you for awakening those gifts because these gifts are needed in your church. These gifts are needed, Lord God, to expand and to advance your kingdom in this world, into the hearts of many, many people. So right now, Lord, activate once more those gifts. Give us the confidence once more to use these skills, to use these gifts, Panginoon, for your glory and for your glory alone. Father God in heaven, we choose Jehovah Nissi. We choose to lift up your banner. We choose to lift up your name high above our ways, high above ourselves, Father. Maraming salamat, Lord. We seal this prayer by the blood of Jesus. In the name of our Lord Jesus, amen and amen.